Ng umaga, salubungin ang panibagong sigla at pag-asa. Alamin ang mga may init na isyu ng sambayanan, mga balita at kwentong dapat abangan. Ratsyada! 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 Umaga! Narito ang raratsyada ng inyong umaga. Drew Nacino. Good morning, Pilipinas! Magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila! Mabuhay ho kayo, mabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Happy Easter Monday po ngayon pong Abril 18 ng 2022. Nagbabalik po ang Ratsyada sa umaga. Ito po muli niyo lingkod, Drew Nacino! Oras po na 2 minuto makalipas ang alas 5, matapos ho ang balitang todong lakas ni Jelly Mendez at Haya Ludovico. Atin naman pong silipin ang ilan ho sa mga mainit ho na issue, mga mainit na tatalakayin ngayong Monday! Hoy, good morning ho sa mga bumabiyahe. Matapos ang Semana Santa, libo-libong bakasyonista, balik Metro Manila na, daloy ng trapiko, bumigat! Bilang naman na nasawi sa bagyong Agaton, umabot na sa 172. Halos 2 piso ang taas presyo sa oil products, nakaumang na ngayong Linggo. Pagtuturok naman ang 2nd booster contra COVID-19 sa NCR, kasado na sa Abril 20. Nasa 1,000 preso sa Manila City Jail, tinamaan ng TB. Merkoleosis ho yun ha, grabe, 1,000. Samantala, sa kabila ng panawagan ng 4 na presidential bet na umatras na sa halalan, VP Robredo, hindi natitinaw. Sa iba yung dagat naman, mga namatay sa Pakistani airstrike sa Afghanistan, lumobo na sa halos 50. At sa sports, oy, ending ito, makinig ho kayo, ito lalabas mamaya, lumabas sa ending ng laban ng Ginebra at Meralco. Ginebra po, isang akbang na lang sa panibagong Governor's Cup Championship. Lalabang ho yan sa mga mainit ho na paksa ngayong araw po ng Monday. Ngayon po ay Abril 18, taon 2022. Tama-tama, eksakto 3 linggo bago ho ang halalan 2022. 21 days bago po ang May 9 elections. At bago tayo magtungo ho sa mga detalye ho ng mga balita, alamin ho muna natin ang ilan hong mga iahatid na mga istorya mula ho sa labas ng impilang. DWIZ Patrol Report. Speaking of ito, yung ikinakasanga po na bakunahan sa Abril 20, yan po yung mga booster. Dito naman po sa DOH, inaalam pa ho ang eksaktong bilang na mga fully vaccinated na posibleng bumaba na ang immunity contra COVID-19. Detalye mo, Patrol, Day 17, Jopel Pelayo. May mga fully vaccinated individuals na ang inaasang bababa ang natanggap nilang proteksyon kontra COVID-19 bago sumapit ang May 9, 2022 elections. Sa laging handa briefing, sinabi ni National Vaccination Operations Center Chairperson Health Undersecretary Mirna Kabutahi na base sa pahayag ng mga eksperto, bumababa ang efficacy rate ng 2 doses of vaccine makalipas ang ilang buwan. Pero sa ngayon, ani Kabutahi, wala pa silang eksaktong bilang ng mga fully vaccinated na nagwi-wane o malapit nang bumaba ang bisa ng kanilang bakuna. Iba-iba kasi aniya ang panahon ng pagtanggap ng vaccine ng mga nakakompleto na ng bakuna at magkakaiba din ang brand na itinurok sa bawat individual. Subalit ang importante lamang, ayon kay Kabutahi, magpa-booster shot na ang mga kwalipikadong fully vaccinated upang mapalakas ang proteksyon laban sa virus at anumang uri ng varyanta. Ito si Patrol 17 Chopel Pelayo nag-uulat para sa Impilang May Tarong Lakas, DWIZ. Salamat sa iyong balita, Patrol Day 17, Jopel Pelayo. Ibig sabihin, humihina ang ating proteksyon laban sa COVID-19. Hindi ho tayo makakatakas sa patrok-patrok ng bakuna. So, expect na ho natin yan, mga katodos. At ako, kailan ba ako nagpa-booster? January.
Feb, March, April, 3 months after ako nagpa-booster. So, expect na ho natin na tuturukan pa rin tayo. Meron pa rin second booster. April 20, mag-i-start ho. Metro Manila pa lamang ho yan. Pero yan po ay sa mga piling age group lamang. Yung mga meron pong immunodeficiency at yung mga senior citizen at syempre mga healthcare workers starting po by Wednesday. Alright, salamat Jopel. Dako naman tayo sa iba pang pag-uulat. Again, sayo ni EJ Obiena. May wala ng balaki. Dalamin natin kung bakit mula kay Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Panahon na para ibuhos ng premyadong atleta na si Olympic pole vaulter at reigning Asian record holder Ernest John E.J. Obiena ang kanyang buong atensyon sa pagbalakas at higit pang pagpapabuti ng kanyang ensayo. Ito ay dahil ilang buwan na lamang bago ang papalapit ng first Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam sa Mayo at ang 19th Asian Games na gaganapin naman sa Hangzhou, China sa darating na Setyembre. Itiniyak ni Senator Francis Tolentino matapos ikatuwaan nilabas ng Commission on Audit na resulta ng investigasyon nito na tuluyang luminis sa pangalan ni Obiena sa isyu no kung paano nito ginastos ang financial assistance mula sa pamahalaan. Ayon kay Tolentino, dahil malinaw sa resulta ng ginawang investigasyon ng COA na wala kahit anumang isang irregularidad kung papaano ginamit ni Obiena ang kanyang allowance mula sa pamahalaan, kabilang na ang pasahod sa kanyang Ukrainian coach, kaya't dapat na itong mag-concentrate sa pag-ensayo. Sa ilalim ng COA report sa Philippine Sports Commission o sa ilalim ng COA sa Philippine Sports Commission, walang anumang notice of suspension, notice of disallowance ay pinataw kay EJ kaugnay sa 12.34 million financial assistance na ipinagkaloob sa kanya ng gobyerno mula July 2019 hanggang August 2020. Gate ni Tolentino, magiging dahilan ito para matuldukan ang issue at hindi anya trabaho ni Obiena na maging accountant. Ang tanging trabaho nito ay magsanay at paghusayin ang laban sa mga tournamenta. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nagulat sa impila metodong lakas sa DWIZ. Salamat si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Unang bugsuhin ang mga balita ho mula ho sa labas ng impilan. Magandang umaga po sa mga kababayan natin sa mga probinsya. Sila ho ay nakatutok sa pamamagitan po ng RPN radio stations nationwide, lalo na po sa DYKB Bacolod, DZBS Baguio, DZRL Batac, sa DXKT Davao, DXKT Dipolog, DZKI Iriga, at DXXX Zamboanga. Maging doon din po sa atin pong mga kapatid na impilan ang 98.7 Home Radio Davao, 89.5 Home Radio Iloilo, at sa may Cagayan de Oro, 93.5 Home Radio at 95.1 Home Radio dyan ho sa Naga City. Linggo pala ngayon sa ibang bansa at sa US, kaya pala Happy Easter Sunday sa inyo dyan mga kababayan ho nating mga OFW sa US. Nakatutok naman po via DWIZ882AM.com yung ating pong official website at sa Facebook, DWIZ882, yung ating pong live streaming sa Facebook page. Good morning din po sa mga nakatutok sa YouTube, DWIZ882. Like, share, and subscribe para po kayo makatanggap ng mga latest, mga updates. So, kaugnay ho, syempre sa mga balita ho dito sa buong bansa na ihatid po, inihatid ng Hipila May Todong Lakas, DWIZ882! Oras ho na 10 minuto makalipas ng alas 5. Dako na ho tayo sa detalye ho ng mga mainit na paksa na tatalakayin po natin ngayong Monday. Balik Metro Manila na po ang libo-libong bakasyonista na nag-Holy Week sa kanikanali ho mga probinsya. Ayon kay Robin Ignacio, Senior Manager for Traffic Operations ng NLEX SCTEX, simula kahapon ng linggo ng pagkabuhay,
ay bumuhos na malaking volume ng mga pasahero. Sa katunayan ay humaba anya ang pila sa cash lane ng Bukawi Toll Plaza. Bagaman nakaranas na maluwag na daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway kahapon na umaga, sa kabila ng malakas na ulan, kinagabihan no ay nagsimula na pong maramdaman ang dagsaho ng mga sasakyan, yung mga pasahero, bulto-bulto ho yan. Sa mga pantala naman, nasa 70,000 biyahero ang dumating sa Batangas Port habang nakaranas din ang mabigat ang buhos ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX dakong hapon. Samantala, tinaya naman ng Manila International Airport Authority sa 29,000 biyahero ang nakabalik na ho sa Metro Manila simula noong Sabado de Gloria. Pero eto ho, makinig ho kayo, ulitin ho natin ito. Pero mas marami pa raw ho ang inaasahan hanggang ngayong araw. Mas marami pa raw ho ngayong araw ang inaasahang darating na mga bakasyonista mula ho sa mga probinsya. At syempre, unang araw din ho ng pasok sa trabaho, kaya expect na ho natin ang heavy traffic. Samantala, alamin ho muna natin ang presyo ng mga bilihin sa palengke. Metro Patrol Report. Ng palengkero sa balitang radio, si Tataray Abelia nasa Pasig. Morning, good, happy Easter, Tataray! Maraming salamat po! Magandang morning, bayan! Ako po, Dro, hindi mo nang tatanong. Dapat mababa, patuan na mga presyo ng gulay. Abay, tomato, aspirin. Abay, sige, unahan natin, mga tatay at nanay. Ang presyo po natin ng manok sa Choice Market Ortigas, ano, ngayon ha, 180. Yan, 180 na. Ano, yan, dati 160 na, 180 na. So, 20 pesos ang sinas ng kada kilo ng manok, ha. So, sa presyo naman ng baka ay ang halaga ng laman, ha. At 390 naman, tumaas na rin ang mga laman ng baka at ang buta-buta naman ay 340. Sa baboy, aboy, 340 ah. Ang baboy, ang laman ah. At 320 naman ang buto-buto. Ano ba ito? So ngayon, dako tayo sa presyo ng laman dagat. Ito na. Ang bagos, tumaas na, 240 ang kada kilo, tilapia naman ay 150 ang kada kilo, ha. GG, 280 ang GG, umahato ang GG. Ang dalawang bukay, 260 naman ang tawinis, ano. Then, ang maya-maya, 220, tulingan, 220 naman ang bakol. Ang salay-salay, 300, lapu-lapu ay 500 ang kada kilo. Excuse me for a while. Ay, sa gulay, dumako po tayo, bayan, ang kalamansi, mahalang kalamansi, 70 ang kada kilo, no? Then, ang sibuyas na puti ay 70, sibuyas sa pula ay 70 ang kada kilo, kamatis naman, naku, kamatis, 60 pa rin. Ang bawang, 120 ang kada kilo, no? Then, 70 ang patatas, sorry, flour, 120. Aluya, nabintano, sinilabuyan naman, 100 ang kada kilo. Sa presyo ng talong naman, 90, no? Then, ang ampula naman ay 90 ang kada kilo. Yan, bro, di ba kay presyo sa Choice Market Ortigas? May dito sa Rosario. Rosario ito eh, Rosario. Barangay Rosario. Pasig City. Ito ang Metro Patrol. Patrol, yan ako sa Bilyan ng Golden Pilang May Tudulakas, DWI. Patsada! Maraming salamat, Tataray Abelia. Magbabalik ho tayo sa yung bilang may totong lakas. Oras ho natin, 5:15. Ratsada! Nagbabalik po ang Ratsada sa umaga sa yung bilang may totong lakas, DWIZ 882. At ituloy na ho natin ang talakayan ng ilan ho mga detalye ngayon pong araw ng Lunes, April 18, 2022, update naman ho tayo sa naganap ho na kalamidad o sa tumamang kalamidad. Ito ho, bagyong Agaton, dyan ho sa Visayas at Mindanao. Umabot ang aho sa 172 ang bilang ng nasawi sa pananalasa ng bagyong Agaton. Sa datos ho ng NDRRMC, ilan sa mga nasawi ay nalibing ho ng buhay na habang patuloy pang pinaghahanap ang iba pang nawawala matapos ng matabunan ng gumuhong lupa
at anurin ng rumarangasang mga bato at putik dyan ho sa Baybay City, Leyte, kung saan ho naganap yung landslide. Sa payag ho ni Mayor Jose Carlos Cari ng Baybay City, kailangan pong paigtingin ang search and retrieval operations dahil marami pa sa mga natabunan ang hindi pa rin ho nahanap. Retrieval operations na lang. Ibig sabihin, pag retrieval operations, wala na silang inaasahang buhay, di ba? Dahil marami ho sa mga natabunan, hindi pa nga ho kasi nahanap hanggang ngayon. Partikular ho dyan sa barangay Mailhi at Cantagnos. Nabatid na itinigil na ang search and retrieval operation sa ibang barangay kung saan na pag-uusapan pa lang ho ngayong Linggo kung ipagpapatuloy pa yan ang paghahanap sa iba pa hong mga nawawala. Sa ngayon ho, umabot na sa 116 ang bilang ho ng nasawi, habang 73 naman ho ang nawawala dyan ho sa landslide na naganap sa Baybay City sa Leyte. Samantala, ito ho ang aabangan na bad news. Actually, tuwing Martes naman talaga ito. Hindi ko alam ano ba, bakit ba, anong meron ba sa Martes? Matapos ang ikalawang tapyas presyo ng langis, asahan naman ho bukas, Martes ho yan, ang panibagong tasigil sa presyo ng produktong petrolyo. Sa pagtaya ho ng kumpanyang Unioil Petroleum Philippines, maaari hong tumaas ng 1 pesos at 70 centavos, halos 2 piso ho ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. 1 pesos 70 centavos hanggang 1 pesos 80 centavos sa kada litro ho ng diesel. Samantala, maaari namang tumaas ng 40 hanggang 50 centimos ang kada litro ho ng gasolina. Oh, ito yung binabanggit ho natin na turukan ho ng booster contra COVID-19 April 20. Kasado na po yan. Naghahanda na nga po actually ang gobyerno para ho sa rollout ng second booster shot sa specific groups ho sa Metro Manila ho yan sa Miyerkules. Ayon kay National Vaccination Operations Center or NVOC chairperson, Dr. Mirna Cabotaje, kabilang po riyan mga senior citizen, mga lolo at mga lola, mga immunocompromised, at mga healthcare workers. Hinihintay na lamang anya nila na ilabas ng Health Technology Assessment Council o HTAC ang guidelines ngayong Linggo. At tatanda binigyan ng Food and Drug Administration ang Emergency Use Authorization ang second booster shot sa mga naturang grupo. Speaking of sakit mga katodos, dyan ho sa Manila City Jail, nasa 1,000 person deprived of liberty o PDL mga preso ho sa male dormitory ang tinamaan ho ng TB, tuberculosis. Ayon kay BJMP National Capital Region spokesperson Midsfar Omar, kasalukuyan po naka-isolate o nakahiwalay sa kanikinala mga pasilidad ang mga na-impeksyon habang nasa 200 pa ang naghihintay ng resulta sa kanilang confirmatory test. Sinabi ni Omar na base ho sa datos, nasa 5,000 preso ang nasa male dormitory ng Manila City Jail. Magugunitang inihayag ng BJMP-NCR na mahigit isang daang bilanggo ang hinihinala na mayroon din pong TB dyan naman ho sa Pasay City Jail. Ito ho kahapon, kasabay ho ng paghahanap ng mga Katoliko sa itlog, Easter Bunny. Ito ho ang bumungad ho sa atin mga katodos. Nanindigan ho ang ilang presidential aspirant na hindi sila aatras sa kanila hong kandidatura para sa mainline elections. Sa ginanap na press conference kahapon, sinabi ni na Senator Panfilo Lacson, Manila Mayor Isko Moreno at dating Defense Secretary Norberto Gonzales na magkakaisa sila para sa anumang pagtatangka upang baluktuti ng totoong pagpapasya ng taong bayan. Gate niya, iginate nila wala sa kanilang bibitiw sa kanilang kandidatura. Bagaman hindi na pinangalanan pa, sinabi ni Lacson na pare-pareha silang inudyukan ng kampo ni Vice President Lenny Robredo na umatras sa kanikanila hong kandidatura kapalit daw ho ng pera. Ayon kay Lacson, hinuhubaran sila
sa pamamagitan ng pagkuha panggagapang ng mga taga-suporta mula ho sa kanilang kampo. So ginagapang ng kabilang mga taga-kabila ang supporters ho ni Senator Ping Manila Mayor Isko Moreno. Ah? Samantala, hindi naman nakadalaw sa press conference si Senator Manny Pacquiao, pero pinirma nito ang joint statement ng mga o nilang mga kandidato. Hindi naman ho natinag si Vice President Lenny Robredo sa panawagan ng ilang kapwa presidential candidate na umatras na siya sa May 9 elections. Sa isang Facebook post, nag-share pa si Robredo ng larawan ng kanyang hapunan kasama ang Sumilaw Farmers sa Bukidnon sa pagdiriwang ng Linggo ng Pagkabuhay. Nagpatutsada pa si Manay Robredo sa tanong ng isa sa kanyang supporter kung magkano ang na-withdraw nito sa ATM sa pagsasabi, may mahaba pa ho ang pila mga Manay. Kahapon ay nagsagawa ng press conference na presidential bets Manila Mayor Isko Moreno, Senator Panfilo Lacson at dating Defense Secretary Norberto Gonzales sa Manila Peninsula Hotel. Bukod sa panawagang umatras si Robredo, isiniwalat din sa naturang press con na mismong ang Vice Presidente ang nag-alok kina Moreno o humikayat kina Moreno at Lacson na mag-withdraw sa presidential race. Matindi na ho kasi talaga ngayon, tatlong linggo ho bago ang May 9 elections, di ba? Oy, good morning ho, good morning sa mga kabubukas pa lamang ho ng kanilang mga talapihitan at sa mga nakatutok ho sa Facebook live streaming. Si Jaylon, maupay na aga. Ah, happy Monday, happy Easter Monday. Blessed Monday morning din kay Kuyang Nelson Malinaw. Si Ate Andrea Jong, Christ is risen, He is alive. Morning good, ha? Siyempre, dapat tayong magalak sa pagkabuhay muli ng Panginoon. Mapagpalang umaga. Salamat Ate Andrea Jong. Si Ate Annette Alegre D, good morning din. Happy Easter din ho sa inyo. Si Charito Yuzon, good morning din po kay Susan G, Susan Jeronimo at kay Ramon Abadillo mula ho dyan sa Santa Rosa, Laguna. At si Linlin Araneta, happy Easter Monday, Sir Drew. Good morning din po. Watching from Dasma, Cavite. At si Louie Candelaria, Sunday pa lang dyan, no? Kuyang Louie, mula dyan sa Winnipeg, Canada. Si Miriam de los Reyes Torres, good morning. Nakikinig, nanonood ho sa Dasma, Riñas, Cavite. At si Tina Tominaga, ohayo gozaimas. At si Ate Zen Roman, mula ho dyan sa Bataan. Mamaya ho ay subukan ho nating makakuha ng update kaugnay ho sa epekto po nitong bagyong Agaton. Yung iniwan pong damage, casualty or fatalities nito pong bagyo na ito. At dito muna tayo, no? Stay put muna tayo sa eleksyon. Abang umiinit ho ang puwet ay ang umiinit ang talakayan sa eleksyon. Ang batuhan ho ng putik, hinimok naman po ni President, grabe naman ito. Ito yung kahapon, statement po ni Yorme. Pinaatras ho niya si Manay Lenny Robredo, si VP Robredo, sa joint press conference po kahapon dyan ho sa Manila Pen. Sinabi po ni Moreno na tumatakbo lamang daw si Robredo upang pigilan ng pamilya Marcos na makabalik sa palasyo. Ayon kay Yorme, kung mahal ng Vice Presidente ang bansa, ay umatras na ito sa pagtakbo dahil hindi naman anya epektibo ang ginagawa nito laban sa mga Marcos. Samantala, inaasa naman maglalabas ng panayam o pahayag ang kampo ni Robredo hinggil sa usapin. At kanina nga po, nabanggitan natin, meron akong statement si VP Lenny Robredo kaugnay po dyan sa mga akusasyon ho ng kanyang kapwa tatlong kandidato. Tiniyak naman ang pamunuan ng kilusang bagong lipunan na solido, solid, at hindi magbabago ang kanilang suporta kay presidential frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasabay ito ng pagtanggi ng KBL sa ulat noong Miyerkules na inabandona na si Marcos ng iba nilang miyembro, partikular na nga ho, yung mga nasa Baguio chapter. Ayon ho kay KBL Vice President for Luzon, Chris Garrido, walang katotohanan ng mga naglabas ang ulat na ilan sa kanilang Baguio chapter members ay nag-over the backod na kay Manila Mayor Isko Moreno. Inihayag naman ni Efren Rafanan Sr., KBL National President, na nais nilang ipagbigay alam sa publiko
na walang katotohanan ang balita. Aminado naman si Ravanan na ilang opisyal ng KBL Baguio at Benguet Chapters ang inibitahan para sa isang salo-salo kung saan sinabihan silang magdala ng appointment papers ng ilang kasamahan ho sa partido. Abay, hindi ho anya sinabi sa... Aba, walang pa sintabi. Hindi daw anya sa kanila sinabi kung anong uri ng pulong ang kanilang dinaluhan. At nagulat dahil marami ng media ang kumukuha sa kanila ng video at larawan na lalo nang ilabas ang tarpaulin ni Yorme. Isang organizer na nagngangalang Aris Mendoza ang tinukoy ng daturang grupo na binigyan din ng t-shirt, ID at sling bag. Ah, nagbigay. Ah, nagbigay ng t-shirt, ID at sling bag. Pati bigas ho yan, ha? Tinawag naman ni Rafa Nana isang desperadong aksyon ang ginawa ng kampo ng alkalde, lalo't maging sila ay gumagamit na rin ng pamemeke sa dami ng bilang ng kanilang mga supporter. Okay pa rin ho sa eleksyon, kahapon naman ho, nako, kasabay ho ng Easter Sunday, naglunsad ho ng Grand Caravan ang mga taga-suporta hindi na presidential aspirant Bongbong Marcos at vice presidential candidate Inday Sara Duterte Carpio sa Pampanga. Nasa 50,000 motorcycle enthusiasts mula sa 10 major motorcycle groups sa Angeles City ang nagtipon para sa BBM Sara Unity malapit ho yan sa Marquee Mall kahapon. Ayon sa caravan organizer na si Pogs Sangre at PM Parallel Group, 10 lugar sa Angeles ang kanilang inikot sa may bahagi ho ng Magalang Road patungong Barangay Hall ng Lourdes Northwest. Sa naturang lugar, ginanap naman ang free concert, may pop free concert ho, na may temang buong bayan magkaisa. Unity, sama-sama tayong babangon muli. Kabilang ho sa mga nag-perform ang Wildcat Queens, Medoxy Music, DJ Punk, DJ Martin at ang tinaguriang Inday Sara Singer. Meron ganun? Inday Sara Singer na si Miss Angelica Omones Pahignalo. Layunin anila ng Grand Caravan na ipakita at patunayan kina BBM at Mayor Inday na suportado ng buong lalawigan ng Pampanga ang Unity Team. At magbabalik ho ang Ratsyada sa umaga. Makalipas lamang ho ilang mga paalala, oras ho natin ganap ng alas 5:30. Ratsyada umaga, kasama si Drew Nacino. Alright, tayo ho nagbabalik sa ikalawang bahagi ho ng Ratsyada sa umaga ngayong araw po ng Monday, April 18, 2022. Dito pa rin po sa Impila, may todong lakas, DWIC 882. So, good morning po sa mga nakatutok ko sa atin sa YouTube. Good morning po. Ah, ang dami dito may mga nagko-comment. Si April May, good morning, DWIC. Buti nga, sa mga pinag-withdraw. Rens Jerome Oligo Idol, good morning. Marcos Camesa Isabela, si Rens Jerome Oligo. Len, hashtag Iscoping Withdraw. Ano ba yung withdraw? Pera o competence? Si Len talaga. Roberto Briones, good morning. Mula ho sa Kaypombo, Santa Maria, Bulacan. Guhit ni Goryo, magandang araw din po mula ho sa Barangay Loma Binyan, dyan ho sa Laguna. Sa oras po na 37 minuto, makalipas ho alas 5 ng morning, update naman ho tayo doon ho sa epekto nito pong Bagyong Agaton. Nasa kabilang linya ho natin ang tagapagsalita po ng NDRRMC. Good morning po, Kuyang Mark Timbal. Sir Drew, good morning po at sa mga kasama natin sa station, mga kababayan din po natin. Good morning po. Happy Easter po, Kuyang Mark. Happy Easter, sir. Good morning. Apo, ano na po ang update sa epekto ho nitong Bagyong Agaton, lalo na ho dyan, doon sa may bahagi ho ng Visayas, sa may Leyte, saan marami ho ang namatay sa landslide? Tama po kayo dyan, sir. Tuloy-tuloy po ang ating pag-monitor sa mga ongoing na search and rescue operations natin. At nagdatingan na rin po ang mga damage reports coming from the different disaster managers po na mga kasamahan po natin on the ground. Nagkaroon po tayo ng adjustment sa ating casualty counting po. As of yesterday's reporting, Sir Drew, meron na po tayong total 172 reported casualties, fatalities, 8 injured, and 110 missing.
Bali, dyan po sa 172 na yan, 156 po ay mula doon sa Region 8. Meaning to say, yan, marami po dyan yung mula doon sa Baybay operations natin at saka doon sa Abuyog operations. May 11 naman po tayong kababayan na nasawi dyan sa Region 6. Meron din naman, meron dalawa po dyan sa Region 7. Lunod po yan. At meron din po tayong, sa Region 6 po pala, wala pala tayong dead, sir. Sa Region 7, dalawa po. And Region 3, confused ako din sa figures. No? Sorry, sir. 156 po. 155 ang nasawi dyan sa may Region 8. Dalawa po dyan sa Region 7, nalunod po yan. Tatlo po dyan sa Region 11. Ito po yung mga nasawi natin amounting to 172 persons. Bali, 11 po pala ang nasawi dyan sa Region 6. Ito po yung ito po pala yung mga nalunod doon sa mga flooding emergencies na nangyari doon. And then 8 pong injured at 110 ang missing. Ito po, bulto po ng missing po niyan, 104 coming from dyan sa Baybay. Ang dami nun. Slide po natin. Yes, sir. Kasi po nangyari, parang more than, may areas po na lagpas kalahati ng area ng barangay talaga ay natabunan nitong landslide. Kaya ongoing pa rin po yung operations. Although, may difficulty na na-encounter yung ating mga search and rescue personnel. More than 300 search and rescue personnel po ang naka-deploy across all areas in the search and rescue operations. Pag hinuhukay po kasi, even ng ating mga heavy equipment yung landslide area, pag hukay pa lang po, napupuno ka agad yung nahukay kasi may umaagos pa rin yung tubig and may risk pa rin ng landslide na mangyayari kasi umuulan-ulan pa rin at malambot yung lupa. Okay. But still, marami po na naitakbo sa hospital, mga na-rescue nating mga kababayan. Last I look, more than 80 people na po yan. May mga injuries po, yes, pero naagapan naman ng ating mga medical personnel. In terms of damages, sir, 10,393 na mga kabahayan ang naulat po sa amin dito na napinsala dahil kay Agaton. The computed cost is 709,000 pesos. So damage to agriculture naman, sir, umabot na tayo ng 249 million pesos worth of damages to crops, livestock, and poultry. Kasama po yung ating mga equipment and infrastructure for agriculture. Sa infrastructure damage naman po, umabot tayo ng 6,950,000. But so far, Sir Drew, tuloy-tuloy yung assistance na pinaprovide ng pamahalaan doon sa ating mga kababayan. Umabot na po ng 50 million pesos worth of family food packs, hot meals, financial assistance, inuming tubig, hygiene kits, etc. Ang naipamigay po ng pamahalaan sa lahat po ng mga kababayan natin, lalo na doon sa mga na nag-i-stay sa evacuation center. Nag-peak po ang ating evacuated population at 207,000 katao po yan na nag-stay sa 909 evacuation centers sa iba't ibang mga regions, sir. Kuyang Mark, pakilinaw nga natin, search and rescue operation nagpapatuloy o retrieval operations na lang? So far, sir, nakatag pa rin na search and rescue operations ito at our level. However, ngayong araw po ito, magpupulong-pulong muli yung ating mga disaster managers dyan sa ground para tukuyin yung magiging adjustments nitong operations natin. At kung I've heard kung itutuloy pa yung operations in some of the barangays. Kasi I'm not sure kung na-retrieve na talaga lahat ng mga na-rescue na lahat yung mga identified na mga missing doon in some areas. But still, pag-uusapan yan ngayon kasama yung mga siyentipiko natin from the Mines and Geosciences Bureau para matukoy pati yung mga iba pang dangers dyan, yung prevailing landslide danger doon sa area. So hindi pa pala accounted ang lahat ano, may mahigit isang daan pa nawawala ano. Pero ito bang mga natabunan na ito, Kuyang Mark,
yung sa Baybay City, Leyte lang ba yung landslide na yan, o meron pang ibang lugar na nagkaroon ng landslide? Meron pa bang ibang lugar? Kasama din po yung sa Abuyog operations natin, sir. Nagkaroon din ng landslide dyan. Ang nangyari nga, sir, ito ay parang mix ng landslide, flash flood, mudslide, debris yung mga nangyari. Kaya marami mga kabahayan na tabunan na ito. Mm-hmm. Doon naman ho sa dagat, Kuyang Mark, yung mga na-rescue at yung mga nasawi doon sa yung mga hinampas ng naglalaki ang alon last week, no? Kung hindi ako nagkakamali, mayroong barko na lumubog. Dalawa yata yung barko na lumubog eh. That's correct, sir. Although, one good thing about that is merong nangyaring ganyan sa Region 7. Pero yung ating Philippine Coast Guard naman, rescue nila yung mga pahinante nitong fishing vessel na medyo lumubog ng half po na lumubog yung barko. Kaya nag-abandon ship itong mga pahinante. Pero naagapan ito ng ating Coast Guard at na-rescue lahat sila. Still, meron pa rin pong meron tayong mga kababayan na nalunod dahil dito sa mga pagbaha na to. But I'm not sure, sir, kung meron tayong casualty from a sea mishap during the storm. Check ko yung details niya. Kaya nga, ang problema dyan, Kuyang Mark, yung oil spill, di ba? Dalawang barko yan. Correct, sir. Ang ginagawa naman natin dyan, yung ating makasama sa Coast Guard, pag na-identify po na merong oil spill threat, itong mga naglubugan na barko na to, hinaharangan yung surface area para ma-contain lang yung oil spill na yan. Kuyang Mark, meron pa bang mga lugar na lubog sa baha? So far, sir, we're confirming kasi humupa ng panahon and some areas talaga ay lalo na yung mga hindi katindihan ng pagbaha, humupa na yung mga pagbahaan some areas. Although we were able to record more than 517 instances of flooding situations in a lot of locations. Ang pinakamalaki talagang area na binaha yung Eastern and Western Visayas. Mm-hmm. Itong dalawang regions po na ito. Pero out of that, 317 na po ang mga pagbahang humupa. Although kasi may mga situations, sir, kasi umuulan-ulan pa rin in some areas. Pag sa highlands talaga bumuhos yung ulan, bababa ito downstream. Kaya binabaha yung mga low-lying areas, mga tabing ilog, etc. Ito po yung nagiging cause na minsan nawawala yung pagbaha, pero bumabaha pa rin at some points. Pero dahil umiigin na ang panahon, we're hoping na tuloy-tuloy na yung paghupa ng baha in a lot of those areas. Okay, sige. Kuyang Mark, sa mga susunod na araw, hingi kami sa iyo ng update. Ha? Maraming salamat sa iyo, Kuyang Mark Timbal, mula dyan sa NDRRMC. Thank you, Sir Drew. Good morning po. Good morning din po. Happy Easter po sa inyo dyan. Ang tagapagsalita po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, si Ginoong Mark Timbal. Magbabalik po ang Radyada sa umaga. Oras po natin, 13 minuto bago sumapit ang ganap na alas 6. Alright, tayo ho ay nasa huling bahagi na po ng Rajada sa umaga. Ngayon pong Monday, Easter Monday, April 18, 2022. Sa pagkakataon ito, alamin humuna natin ang balita ho mula sa probinsya. Ronda, probinsya! Taho dyan sa Ilocos Norte. Alamin ho natin ang detalyeng ihatid ni Manong Ronald Idol Domingo na imbagamigat. Happy Easter, Manong! Yes, happy Easter, ating Drio. Maiyasa sa gawa sa katapusan ng kasalukuyang buwan ng Abril ang third edition ng Miss Universe Philippines sa Hall of Asia Arena, Bay City, Pasay Metro Manila. Kaugnay nito, nakapasok sa kauna-unang pagkakataon ang kinatawan ng Ilocos Norte sa top 50 delegates ng nasabing beauty pageant na si Miss Liza Katrina Samalio, 19 na taong gulang, residente sa bayan ng Pagudpud at nag-aaral sa Mariano Marcos State University o MMSU. Itinuturing naman ito ni Governor Macho Marcos Manotok na malaking karangalan ng Ilocos Norte. Hiniling niya ang pagkakaisang magdarasal ng mga kababayan para sa nabanggit na kandidata ng probinsya. Napag-alaman na mula sa 50 kandidata
ay mapipili ang 30 makikibahagi sa beauty pageant. Samantala, nagipag-ugnayan ang naturang organisasyon sa Kumu para sa interactive pageant kung saan sa ilalim sa fan live streaming task ang mga naggagandahang dalaga sa mga interactive explosive shows sa araw-araw at lingguhang kumustahan na segment. Maliban si Ilocos Norte ay may kinatawan din ang 3 panglalawigan sa Region 1 kagaya ng Pangasinan na ang kanilang kandidata ay si Miss Ivilo Bourbon sa La Union, si Miss Luis Nicole Davo at ang Ilocosur ay si Miss Jewel Alexandria Palakat. Balita mula dito sa Ilocos Norte, it's Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa sa lang may tutong lakas, DWIZ. Salamat si Manong Ronald Idol Domingo mula ho dyan sa Ilocos Norte. Sa pagpapatuloy ho ng ating itong talakayan, ng ating itong balitaan, binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Agaton sa Pontevedra sa Capiz ho yan. Ito'y kasunod ng aerial inspection ng Pangulo sa mga nasalanta o sa mga lugar na nasalanta sa Baybay City, Leyte naman ho yan. Sa naging pagbisita ni Pangulong Duterte, kanya hong nakita ang pinsalang idinulot ng bagyo sa mga residente ng Capiz. Pinasalamatan din ng punong ehekutibo ang mga taga Capiz sa tiwala at boto na kanilang ibinigay noong siya ay tumatakbo pa lamang sa pagkapangulo. Sa kabila nito, nangako si Pangulong Digong na tutulong ang DSWD na mapanatili ang relief supplies sa lalawigan hanggat kinakailangan. Bukod pa rito, magsasagawa rin ng pagkukumpuni sa mga nasirang kabahayan na winasak ng kalamidad. Dinagsa naman kahapon ng mga deboto ang Quiapo Church, simbahan ng Quiapo, kahapon sa Pasko ho ng Pagkabuhay, Easter Sunday. Sa dami ho ng mga nagpuntahan ng iba ho mga deboto, hindi na ho nakapasok sa loob mismo ng simbahan. Expected naman na natin yan. At nanood na lamang ho sa LED screen, sa malaking screen ho dyan, sa may Plaza Miranda. Nanguna ho sa homily, sina Father Franklin Villanueva, Reverend Father Earl Valdez at Reverend Monsignor Hernando Coronel, kung saan naging sentro ho rito ang kahalagahan ng pamumuhay sa diwa ng pagtutulungan at pagmamahal sa kapwa. Samantala, nagpaalala naman ang pamunuan ng simbahan na maaring dumalo sa virtual mass sa kanilang official Facebook page upang maiwasan na po ang siksikan, lalo na hindi pa rin ho natatapos ang COVID-19 pandemic. Speaking of COVID-19 pandemic, patuloy nga ho ang pagbulusok ng COVID-19 cases sa bansa. Umabot ho sa 195 additional COVID cases ang naitala ng Department of Health sa Easter Sunday kahapon, ang pinakamababang daily tally sa halos 4 na buwan simula noong December 21. Dahil dito, nasa 21,038 na lamang ang aktibong kaso sa bansa, na pinakamababa sa nakalipas na 3 buwan. Sumampa naman sa 3,683,000 ang kabuuang COVID-19 cases, habang nasa 3.6 million ang recoveries at halos 60,000 na ho ang namatay. Ang National Capital Region pa rin ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso na 1,222 sa nakalipas na 2 linggo, na sinunda ng Calabar Zone 508, Central Zone 368, Western Visayas 231 at Central Visayas 155. Samantala, 3 bata ang nasawi sa sunog sa Kabanatuan City, Nueva Ecija sa gitna ng pagdiriwang ng Linggo ng Pagkabuhay. Kinalala mga biktima ang magkakapatid na sina Julio Cesar Gonzalez, 12 taong gulang, Christine Joy, 11, at Selena, 3 taong gulang. Dakong alas 8:30 ng umaga nang sumiklab ang sunog sa isang bungalow na pag-aari ni August Cesar Gonzalez sa barangay Dionisio Garcia. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nadamay ang 2 katabing bahay ng kaanak ni Gonzalez. Mag-alas 9 na nang tuluyang maapula ang sunog. Tinaya sa 100,000 piso ang alaga napinsala o natupok ng mga ari-arian, habang inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng paggalat ng apoy.
Samantala, tatlong hinihinalang miyembro ng New People's Army o NPA ang patay matapos makainkwentro ng militar sa bayan ng Piat sa Cagayan. Kinilala mga nasawing rebelde na sina alias Kiko, alias Aldo at Tiyong na pawang mga commander. Batay sa ulat ng Piat Police, nakatanggap sila ng tawag na nagsasabing nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at rebelde na tumagal ang halos 5 minuto. Makalipas ho ang palitan ng sagupaan, umatras na ho ang mga rebelde kung saan nakuha o na-recover sa mga ito ang 2 caliber .45 pistol, isang granada, backpack na may lamang laptop, smartphone, mayroon pang USB at mga personal na gamit at meron hong mga medical supplies, subversibong mga dokumento at meron na iniulat na meron pong high intelligence value. Samantala, walang naitalang nasawi sa tropa ng gobyerno. Balita sa ibang bansa. Umabot na sa 42 ang nasawi sa o 47 ang nasawi sa Pakistani airstrike sa mga lalawigan ng Khos at Kunar sa Afghanistan. Kasabay ito ng panawagan ng Pakistani government sa Afghan government na umaksyon na laban sa mga teroristang grupo na naglulunsad ng pag-atake mula sa teritoryo ng Afghanistan. Lumaganap ang border tension sa pagitan ng Pakistan at Afghanistan simula nang mag-take over ang Taliban noong isang taon. Kayunman itinanggi ng Taliban na nagkakanlong sila ng mga teroristang Pakistani. Balitang Sports! Ito ho ang lumabas sa ending 5-0. Opo, isang hakbang na lamang po ang Barangay Ginebra Gene King sa matagumpay na pagdepensa sa kanilang PBA Governors Cup title. Ito'y makaramasunggit ng Gene King sa Game 5, ang 3-2 lead sa best of 7 series ng finals kontra Meralco Bulls sa score ng 115-110. Kahapon ho yan. Sumandal ang Barangay Ginebra sa isa pang matinding performance ng best import nila na si Justin Brownlee na nagpakawala ho ng double-doubles, 40 points at 11 rebounds. Sa kanilang pagharap sa Araneta o pagharap sa Araneta Coliseum kahapon, naging dikdigan ng laban. Siyempre, nagdalawang team sa nalalabing 4 minutes, 44 seconds. Gayunman, sa nalalabing 2 minuto at 16 na segundo ay bahagyang lumaki ang kalamangan ng Ginebra sa score na 105-97 na magpakawala ng 3 si Scotty Thompson na sumikwat din double-doubles, 19 points at 11 assists. Muling maghaharap ang Bulls at Gene King sa Big Dome para sa Game 6 sa Miyerkules ho yan, Abril 20. Alright, wala tayong oras mga katodos at tayo po ay pansamantalang magpapaalam ngayong araw po ng Monday, April 18, 2022. Happy Easter po sa mga kababayan natin mula Los Angeles, Mindanao at sa ibang panig ho ng mundo. Salamat din ho sa ating mga nakasama sa News Center na dyan po, sina Maisa Lidio Dayon-Dayon, sina Jelly Mendez, Ayala Duvico, si Angelica Doctolero, si Joanna Luta at si Allen Ibanez. At syempre, salamat din sa ating pong engineer na si Kuyang Wene Contigino. Standby lamang po para po sa susunod na palatuntunan kasama po si J. Mark Dagala sa Balita at Talakayan. Muli magkasama-sama tayo bukas ganap pong alas 5 hanggang alas 6 ho ng morning sa Ratsyada sa umaga. Ito po muli niyo lingkod, Drew Nacino. Ratsyada! Ratsyada! Ratsyada!